welcome back sa akin channel. At I'm sure ngayon, alam nyo na sobrang trending yung ating hagdanan. Kung nanonood ka ng video ko, alam mo na ngayon nag-iba na siya at gagawa na tayo ng bagong hagdan para nga dun sa ating sampayan. Pero this is also a time para tayo lahat ay ma-inform. Kasi bilang tayo, first time owner tayo, first time house buyer. Kasi itong bahay namin, nakuha namin ito ng buo na siya. So hindi na namin ito pinaagawa, hindi na namin ito pina-construct from the beginning. Nagpa-extend lang kami. Yun lang yung ginawa namin sa bahay na ito. Meron akong nakilala sa workshop ko dati sa ABS-CBN na isa rin pala siyang architect. So nag-PM siya sa akin sa Facebook dahil gusto niya nga tayong matulungan about sa ating hagdanan at sa kung ano pang mga chika. And also, to raise awareness din kung paano ba talaga yung proper way nung business ng isang construction. Madami ako nababasa sa comment section below na madaming nai-stress sa pagkapagawa ng bahay, madaming mga naloko, madaming mga nagancho, at madaming mga tinakbo ng mga emirut. So dito tayo ngayon para mas ma-well-informed tayo. At hihingi na rin tayo ng suggestion o comment dun nga sa gagawin nating hagdanan para sa sampayan natin. So, si Clark ay engineer at si Dax naman yung kilala ko ay architect. Right timing na rin ito para syempre, di ba, awareness to. Syempre, ako nirerespeto ko talaga lahat ng mga professionals. So, dito tayo ngayon para ma-inform natin yung mga kadetors natin, yung mga nanonood kung paano ba talaga yung process. At tuturuan tayo ni architect Dax kung paano ba ang mga process. So, architect Dax, chika mo na, paano ba? Bumili ka na ng property na may nakatuyo na, bali ang binili mo house and lot. Ngayon, nung pagka-acquire mo ng property, gusto mo magpa-extend. Nagka-problem ka lang naman sa extension mo eh. Uh-huh. Yung turnover naman, acceptable naman yung turnover ng unit. I think, dapat first step dyan dun, before pa lang, may design phase pa rin. Kahit dun sa extension lang. For example, hindi ako si Lloyd. For example, ibang tao ako. Tapos meron akong budget. Ano ba yung una kong dapat gawin pag meron akong gustong ipagawang bahay o gustong i-acquire na bahay? Sinong una kong lalapitan? Contractor ba? Architect ba? Engineer ba? Definitely architect ang unang first step. Kasi yung architect may ano yan eh, team of engineers din. Tapos we are the head of the ano rin, construction design ano team din. So importante si architect ipe-present niya yung design sa'yo. Siguro magsimula na tayo para sa suggestion niya dun sa loob kasi mukha na akong reporter eh. Reporter ka, girl? Ano ba yung pinakauna niyong napansin dito? Ano ba masasuggest niyo sa hagda natin? First problem kasi na notice ko yung hindi ano enough yung stair niya, yung abang. Oo. Kaya mas maganda kung mas mahabaan natin yung spaces for the treads. Tawag kasi doon sa hakbang treads eh. Ang isang suggestion na nakita ko kasi nandito yung door mo, kaya ang tendency dito ka mag-start ng stairs. Mm-hmm. Ang first suggestion ko door relocation, which is from here nilipat dito yung door. Dito yung door. That's my first option para mas marami yung treads mo. Paglabas mo ng door, pag nandito na yung door, pwede ang first step mo dito na. Tapos may winding steps ka pag gano'n. Another option, hindi mo titibagin yung door, dyan pa rin yung door. Pero ang titibagin mo naman ngayon, yung slab. Itong buong slab pwedeng tanggalin. Kasi marami naman yung space mo dun para sa sampayan eh. Pero paano yung gas? Yung mga laundry, mga foundation yung pero paano yung mga ano? Ako naman yung reporter ngayon. Paano yung, kasi ba wala nang slab dyan? So mawala na yung ano, wala nang cover yung mga washing machine. Pwede naman natin solusyonan yun ng ano eh. Ng cover eh. Pwede naman sa taas nung ano, nung stair na lalagyan natin ng ano, ng maliit na canopy. Oh, para hindi malaglag yung ano, yung tubig ulan dito. Ngayon we're discussing possible options. Ang maganda ngayon, we were going to present you options with drawings para ma-visualize nyo for your approval. Ngayon, pag na-approve mo siya, saka natin pe-presyuhan yun. O ili-layout yun nung, ano, during construction pag na-approve mo na yung design. So dahil hindi nga naging maganda ang experience natin, kumuha tayo ng bagong team na tutulong sa atin para sa napaka-trending na hagda na ito na ang layo ng narating. Nakain na po namin ni Ellie yung Toblerone kaya lumaki na kami. Itong deal na ito kasi, hindi naman yan existing. So nilagay lang yan para buhatin tong slab na to. Magandang option din naman yung steel kasi mas mabilis gawin. Ang dilemma mo lang sa steel kasi, ano siya eh, wet area siya eh. So, I think mas best pa rin yung ano, winding stairs or stairs with landing. So, dun sa drawing na ibibigay namin kay Lloyd, makikita niya naman yung mga options dun. Pati yung viewers, kung i-share mo ba sa viewers yung options. Surprise na lang. You can contact United Architects of the Philippines to verify the architect. And it's licensed. Oh my God! Hey, ano ka rin? Yung big spider! What?
Ang arte. Te, ang OA mo, house spider lang yan. Yan yung mga, sa mga CR. Kasi ano eh, kulang tayo nung running space ng stairs eh. Yung number one problem mo dun sa first stairs na problem stairs mo. For example, nag-iba tayo dyan ng slab, di ba? Oh, hindi kasi pwede magkaharapan yung dalawang pinto. Oh, so, di siya... Hindi ko alam kung feng shui ba ng pamahiin ng mga matatanda. Kasi hindi naman, lahat ng kliyente ganun eh. May mga clients na hindi naman naniniwala. May ano naman kami, may projects naman kami na tagusan eh. Mag-represent naman kayo ng design, no? Mamimili na lang siguro tayo doon, Ellie. Oo, yes. And then this time, we'll make sure talaga na magiging perfect na itong ating hagdan. Siguro tignan na lang natin yung mga proposal. Unang step natin, magpropose si architect ng options. So maybe 3 options or 2. Kung ano yung napili ni client or ni ano ni owner, so yun yung ile-layout ni architect based on the actual na. So pagka na-layout na siya, nakita acceptable naman, mukhang okay siya. And then that's the time na nakokostingan na ito ni engineer, ni contractor. Pag nakostingan, nagkasundo si owner at si contractor sa presyo, that's the time na gagawin na yung ano yung construction. So kasi ang mangyayari doon, i-specify na architect yung materials na gagamitin, either ito ba ay concrete or steel. So pagka steel kasi, ang mangyayari diyan ano lang, tawag nito, yung hindi siya for long term kasi nababasa. Unlike pagka concrete, mas magtatagal, lalo na't bahay nyo to. Huwag na lang kaya tayo mag-terrace dyan. Huwag na lang. Ba't kaya pinagawa yan? Ba't kasi ginawang sampayan? Bubong na lang yan. Bubong na lang yan, Mars? Oo. So, para matapos na po to, wala na po hagdanan. Bubong na lang po yan. Laundry naman yung problema eh. Huwag na lang magdamit. challenge ka. Sabi ni Dax, huwag na lang. Dax ha, para may gusto kang makita. Hindi pwede, may magagalit. May gusto ba kayong i-inform sa ating mga public para isang sambongga na to? Yung tatanggol ko lang si Lloyd, kaya naman mga professor pa. We're here to educate our clients. So huwag nyo naman i-bash yung ano. Kasi first house owner siya eh. So we're here to ano educate our clients. And kahit not even our clients, kahit yung mga normal na, ano, na citizen, dapat in-educate natin. Dapat mas may patience tayo sa kanila kasi wala naman silang ano, expertise sa technicalities na meron tayo. Si Lloyd kasi ang experience niya, hindi naman kasi regular na ginagawa to ng tao na nagpapatayo ng bahay, no? So si Lloyd, ang experience niya, first time niya to. Sa amin lang, una, is kailangan kumuha muna tayo ng arkitekto, lisensyado, siya yung magdi-design kasi siya yung prime professional to handle the design. After that, magkakaroon si architect ng bid documents para apple to apple, ipapabid natin yan ng tatlong contractor. Pag nalaman natin ABC contractor kung sino yung mas makapag-deliver ng maayos based on the specifications ni architect, yun na yung time na mamimili si client. Pag pinili si contractor, ibig sabihin, makapag-deliver siya ng maayos, doon na mauumpisahan yung construction. Ako gusto ko na itong i-close tong issue na ito dahil ayoko na rin madagdagan yung stress ko dahil madami na akong stress sa bahay na ito at sa... Love life. Walang problema sa love life, bye. So gusto ko na i-close tong chapter ito in a positive light na hindi naman natin kailang magturuan pa kung sino ang may mali. Ma-correct natin yung mga mali at maitama natin sila, di ba? And also ma-inform natin ang public kung how to handle situations like this because it's also an open discussion sa ating lahat para mas mabigyan natin ng light yung ganitong klaseng mga issues. So It's normal for first-time homeowners and I'm sure marami na din na-encounter sila engineer and architect na mga ganyan na problema sila sa unang contractor. Exactly, many times. Many times, diba? It's the usual case. Maraming salamat sa mga nagko-comment. So kung meron pa kayong mga suggestion and comments, syempre we're open for all of that. Comment down below. So yan, sa mga nagtatanong kung ano po itsura ni Dax, baka naman Dax pwede ka magpakita. Si Dax pala isang artist din. Siya sa mga artist ng Kapamilya Network. So Dax, for sure, madaya magka-comment sa inyo kung ano yung ni Dax. So, Dax, ipakita mo na ang mukha mo. Tada! Gulat ka, no? Gwapo ni Dax, no? So, I'm not just only here to promote yung company namin, but also our profession, which is United mga architects. So, for your plans and design, get an architect. And also, yung company namin. Kung gusto nyo kami ma-reach out, just check Delta Designs and Construct
sa Facebook. So ayun, YouTuber na rin kami mga taga-probinsyano. Manood po kayo gabi-gabi, Monday to Friday, FPJs ang Probinsyano, 8 p.m. sa ABS-CBN Entertainment. Ako po si Dax Agustus, Agustus sa FPJs ang Probinsyano. So advice ko lang po, no, sa mga gusto magpagawa ng bahay, o magpa-construct, o magpa-extend, kumuha po kayo ng may business documents, may business permit, may license na architect, license na engineer, para po at least yung liability nandun po. Saludo ako sa lahat ng mga professionals na mababait at tumutulong sa atin, pagaya ni Architect Dax at si Engineer Clark. Thank you po sa pagpunta kasi galing pa siya ng North. Sana ano mapush natin tong project natin na to. So yung stress ko naman dito sa bahay namin is medyo nababawas-bawasan na dahil alam ko nakakita na ako ng lighter note. Di maiwasan talaga na ma-stress kapag may mga gastos ka. Comment down below kung meron ka pa rin mga komento, may mga suggestion ka pa rin gusto mong ipagawa sa aming bagong bahay. Kung na-enjoy mo ang video ito, huwag mo kalimutan i-like at i-share sa tropa mo, subscribe sa aking main channel at kapareta mo sa second vlog channel at kapareta vlogs. Bye!